Unsa ba ang mga insurances sa dapat natang tanan? First is what we call life insurance. Sakit siya sa bulsa, gamay. E, ikaw nagbayad, pero dili ikaw makinabang. Ang makinabang magudani is imuhang next generation, imong beneficiary. Kaduha, health insurance. Ang kanindot sa health insurance kay ikaw ang makinabang ani. Ikaw nagbayad, if in kaso lang, hospitalized ka, magkasakit ka, ikaw ang makinabang ana. You will be paying a smaller amount compared to what you are getting from the health insurance. Maudyo na ang value niya. Ikatulo, funeral. Pag once malubong, kailangan makagyuta niya. Mahal biyang yuta, bay. Dari mo sulod ang mga memorial plan. Kung magpa-cremate ka, kailangan lagyan po ni mo itong isa ka certain spot, no? Unless kung i-cremate ka niya, abunin mo ibutang sa balay. Na may iba na inanang ilang style. So, depende. Lastly, non-life. Una kay balay, ipa-insure po na in kaso maglinong, in kaso masunog, at least na kay makuha na kwartagikan sa insurance. Dari po mo sulod ang insurance ni mo sa imong motor, sa imong sakyanan. In kaso lang mabangga ka, madaot na siya, ipa-repair ni mo, mas gamay imong bayaran sa participation fee or deductible. Inani po ng problema. Ang uban ta o na ay insurance para sa sakyanan o sa ilang motor, pero wala sila insurance para sa ilang kaugalingon. Sa ito pa, mas importante ang imong sakyanan o imong motor kaysa imong sarili. Right. Dili dapat inana, guys, ha? So, dapat na kay life, health, funeral, and non-life.